CapCut user ka ba, guys? Ikaw ba yung gumagamit ng CapCut para sa pag-i-edit ng mga video mo? Pero may malaking problema tayo kasi halos lahat ng mga tools sa CapCut ngayon ay naka-pro. So alam nyo ba, guys, na yung mga pro tools dyan sa CapCut is pwede natin gamitin yan. Yes, tama. Pwede natin gamitin ng libre na wala kang babayaran, guys. So kung gusto mo malaman kung paano, tutukan mo lang ang video nito. Tapusin mo hanggang dulo para matutunan mo at malaman mo. So, paano? Huwag natin patatagalin pa. Let's go! Open na natin yung CapCut natin. So, guys, minsan may commercial to. So, antay lang natin matapos yung commercial niya. Pero pwede rin natin skip. So, yun, guys. Pagkapunta natin sa CapCut dito, makikita tayo. Yan, dito yung kanya dashboard. Click natin yung new project. Tapos, pili ka ng video, guys, na i-edit natin. So, ito, halimbawa ito. So, add lang natin yan. So, maglo-loading lang siya, guys. So, ito na yung video natin, guys, yung video natin. So, para malaman nyo kung paano nga ba yung sinasabi ko na yung mga pro tools dito sa CapCut is pwede natin gamitin ng libre. So, ilan lang yung gamitin natin, guys, kasi lahat naman yung mga pro dito, kung gamitin nyo, same application lang, same process na din gagawin natin. So, for example, guys, yung madalas natin ginagamit dito is Stabilize. So, kung napansin nyo yun, guys, di ba naka-pro? Yan, tapos i-check lang natin yan. Yan, guys, naka-pro yan, oh, yung Stabilize sa ilalim. Or gamit pa tayo ng iba pang mga pro tools. Halimbawa sa mga text, back lang tayo, guys. Yan, sa mga text template, for example. Yan, kung maglalagay ka ng mga effect ng mga text sa iyong video, so pwede din na naka-pro yung gagamitin nyo, guys, na hindi tayo magbabayad dito sa CapCut. Kasi siyempre, di ba, iba yung dating pag halimbawang naka-pro yung mga tools. Kasi iba yung maganda. So, di ba, ito naka-pro na to, guys. Pindutin mo. Yan. So, yan, ganyan, di ba? So, pag in-add mo yan, na-check lang natin. Yan. So, pinapakita ko to, guys, yung ganitong edit, guys. Yan. Na yung mga pro is pwede natin gamitin ng libre nang di tayo magbabayad kay CapCut. Wow! Kasi may technique tayong ginagawa dito, guys. So, what? Yung iba, alam na to siguro. Hindi lang na-i-share. So, ito sinishare ko sa inyo. So, for example, another pro pa tayo bago tayo mag-proceed dun sa pinaka process na paggawa natin na libre lang natin ma-download yung ating mga video editing gamit ng CapCut, yung kanilang mga pro. So, sa filter, guys, try tayo na isa bago tayo mag-proceed. So, diretso na natin sa pro. Yan, guys. So, ayan, halimbawa ito or ano mang maganda. Yan. So, yan ay pinapakita ko lang sa inyo to, guys, ha, na yung pro magagamit natin na hindi tayo magbabayad. So, yan, guys, halimbawa, yan. So, atin ang medyo maya, ito na lang. So, check lang natin yan, guys. So, ganito na mangyayari niyan. So, di ba, mamili ka lang. Ano lang naman to, guys, eh. Tutorial lang tong ginawa ko na to. So, pinapakita ko lang sa inyo na yung mga pro na tools dito sa pag-i-edit sa CapCut is pwede mo siyang ma-access. So, pwede natin magamit na libre lang. So, guys, yan. So, dito kasi malalaman mo, guys, na naka-pro yung tawag dito, yung ginamit mong tools sa pag-i-edit kay CapCut. Pag once na in-export mo, guys, ganito yung lalabas, guys. So, yan. You are using the following premium features. So, ibig sabihin, hindi mo siya ma-download or ma-export kasi mayroon pa dito nakalagay na Join CapCut Pro pa. So, para, guys, magamit mo ito ng libre, ang gagawin natin dito, guys, is kailangan natin ng isa pang apps para ma-export natin yung project na ginawa natin kay CapCut. So, ano ba yung, guys, ng tools na yon? So, ito yun, guys. Kailangan mag-download kayo ng MobiZen o any screen recorder o screen record apps na pwede nyong gamitin, guys. Yan. Pwede nyong gamitin yan. Tapos dyan, guys, pag nandito na kayo, yan, kapag ano na kayo ng screen record, ipi-play nyo lang yan, guys. Ayan. Ipi-play nyo siya. Ayan. Pag na-play nyo na yan, naka-record na yan, pupunta, di ba, yan, nakaganyan na yan, guys. Nare-record na yung, ano mo, yung video na to na ginamitan mo ng screen record app. So, once na na-record siya na yan, guys, pag kinlik mo na yan, so, mapupunta yan dun sa yung parang gallery na na-record mo na. Ang gagawin mo lang doon,
ay i-resize mo siya, guys. So, halimbawa, dito, punta ka dito sa, kasi naka-record niya, babalik ka lang dun, guys, sa apps. Tapos, ang gagawin mo dito sa video, pag na-record mo na siya, ng, ano, sa screen record, ayan, punta. So, exit muna tayo dito, guys, ha. Pakita ko muna sa'yo paano tayo mag screen record. So, stop muna. So, guys, punta lang natin dito sa, ano, sa CapCut. Balikan natin yung ating ni-record. So, ito na yon. Ito yung ni-record natin, guys. So, para makuha natin yung tamang size na ating i-upload nang pwede natin siyang ma-save is itong video na to, guys, na inedit natin. Yan. Hanapin natin kung saan nagsimula yung video, guys. Yan. Tapos, yan. Touch lang natin yan. Tapos, punta tayo dito sa transform. Yan. Sa transform, guys, may resize. So, i-resize natin yung video natin. Yan. Yan. I-resize natin. Na yung sasakto lang siya sa screen. Walang, hindi na makita yung hindi dapat kasama. Yan. Tapos, click lang natin itong check, guys. Yan. So, ganyan na siya. So, kung buo na yung screen natin. Yan. Ito, delete pa natin itong isa sa dulo. So, yun yung ano. So, ganyan lang. Saan ba magsisimula? So, yun. Ano yun natin, guys, kung saan yung ano. I-edit natin dito yung video mo na natanggalin natin yung mga unnecessary na nakasama sa pagre-record. Yan. Play natin. So, ganyan. Tapos, aspect ratio, guys. Lagay natin dito sa, yan. 9x16 kasi pang reels natin yan. So, ganyan mangyayari. So, naka-record tayo. Yan. Habang nire-record mo yan, guys, diba, na-resize mo na. Nagamit mo na yung, ano, yung mga pro tools dun sa CapCut na yung kailangan may bayad. So, delete lang natin yung mga hindi kasali sa pag, ano, yan. So, mangyayari, ganyan na yan, guys, malinis na yan. I-apply mo na yung Pro Tools na libre mo siyang magamit dahil ginamitan natin siya ng screen record. So, dito, guys, kung mapapansin nyo, pag kinlik mo itong export, yan, syempre, kailangan tanggalin mo pa rin yung ano, sa dulo, yung watermark. And then, pag kinlik mo itong export, guys, yan, pwede na. Yan, kung napansin nyo, guys, nag-run na yung export. Hindi na siya nanghingi ng yung kailangan mo pang mag-join sa na pro o magbabayad. So, di ba, guys? Sana nag-gets nyo, nasundan nyo itong video na to. At kung nakatulong, syempre, isang lambing lang naman dyan. Like, share, follow. At yun lang. Sana, see you to my next video. Bye-bye!